Akala mo naman itong si Atienza, totoo sinasabi, no? Hindi niyo ba nahalata? Walang nagsasalita sa kamera kung hindi yung mga itinalaga. Halimbawa, yung manipulasyon nila sa doon sa speakership ni Cayetano, in the first place, pumayag kayo doon sa term sharing. Nung matatapos na, marami nang sinasabi na kesyo-kesyo ito si Cayetano. At ang ginawa niya, nung hindi na suportado yung paglalambitin niya sa pwesto, mga kaibigan, ano ginawa niya? Nag-resign kuno, ha? Pero inorchestrate, ha? Ginawa ng script, no? Ito ang niya gagawin ko. Katunayan, bibigyan ko kayo ng 2 million. Yan. Bawat isa sa inyo, binigyan ng 2 million eh. Pambakasyon eh, mga kaibigan eh. Ngayon, binigyan ng 2 million ano, edi nag-resign siya. Tapos nagsalita yung gago na mga ano niya, yung mga alalay niya. Ha? Na sila Mike. Ha? Si Mike. Yung puro mga party list, mga kaibigan. Itong mga party list na ito, oh. Kung mga makaasta, akala mo, sila na nagsasalita eh. Meron pa ba kayong naririnig na regular congressman? Paano? Puro bobo yan. Mga baboy lang yan eh. Tignan mo nangyari ngayon, nakakuha ng bilang si Velasco. Samantalang nung bago sila magbakasyon, at pag isara ni Cayetano yung kongreso, lahat nasa kanya eh. Bakit? Nandun yung ano eh, hawak niya yung ano, yung darak para lalamunin ng mga baboy sa kongreso. Ano nakuha na? Ano nangyari? Lumipat naman. Sapagkat yun naman ang may hawak ng labangan. Ha? Kaya yan, wala namang, sabi nga ni Cayetano, bay, binaboy ninyo kongreso. Para bang hindi siya lagi kasali, no? Pagka masama, hindi siya lagi kasali, mga kaibigan. Lalo na pag hindi siya ang kasali. hindi siya gagawing speaker. Hindi niya makukuha yung gusto niya. Abay, doon lang nabababoy. Pero pag siya man bababoy, okay lang, mga kaibigan. Yun yung sinasabi natin eh. Galit lang yung mga yan sa mga magnanakaw, pati itong mga butante, di ba, ng mga gago. Galit lang kayo sa magnanakaw pagka iba magnanakaw. Pero pag paborito ninyo magnanakaw, e ba hindi kayo galit. Kapersi Lapid, kumabanat, Lapid Fire! Asan ba tayo? Ito eleksyon na nangyari kaninang umaga, mga kaibigan, sa Celebrity Sports Complex. Ang babaw ng mga pinagsasabi rito ni Cayetano, kesyo, kongreso ba yan? Talagang, alam mo, pag galit ka, at pagka ikaw eh, ang ugali mo masama, masamang ugali, di ba? Katulad ni Cayetano, abay, lahat maiisip mo eh. Katulad niya, kesyo, hindi raw kongreso yung pong Celebrity Sports Complex kung saan doon ginanap ito pong sesyon ng mga nagpatalsik sa kanya. Ang tawag dyan, sinipa ka, di ba? Sipi mo, nag-resign ka. Ba't ka mag-resign in the first place? Wala ka naman pag-resignan. Ngayon mo gawin yung pag-resign, di ba? Ngayong, ayan, babuyan na kayo, ba mag-resign ka na bilang congressman, di ba? Pero speaker, may kasunduan kayo eh. Actually, kinikilala mo yung kasunduan, ayaw mo lang kilalanin. Dahil gusto mo, ikaw pa rin, di ba? Mga kaibigan, ngayon, sabi naman ito si Lito Atienza, siya pala ang nag-move para madeklara na bakante yung speaker. Ha?
posisyon ng speaker. Oh, mga kaibigan. So nandoon na, dala-dala pa yung ano ron eh, yung bang ano, yung emblem ng ano ng kamera, 'di ba? Oh, kasi sabi nila illegal. Wala dun yung ano, yung isinusuksok na ganun na mayroon logo ng House of Representatives. Dapat ang logo nyo lakos eh. Puro kayo buhayer yan eh. Di ba? Oh, mga kaibigan. Eh pero pinaka, ang bottom line dito, wala namang mababago eh. Di ba? Oh, kahit na sino sa kanila, mamuno dyan, pareho lang naman yan eh. Katunayan, ipinagmamalaki nga ni Velasco ang suportang nakuha niya mula kay Presidente Duterte sa pamilya, pinasalamatan niya yung pamilya. Anong sasabihin yung hindi nakikialam ang presidente diyan, 'di ba? Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Hindi raw nakikialam mga kaibigan ng ano, pero pinasalamatan niya sa suporta ng pamilya. Ala na ho eh, mga kaibigan eh, wala nang patutunguhan itong ating bansa eh. Ngayon, kung gusto ni Alan Peter Cayetano na makapagbangong puri, abay, kumalas ka na. Di ba? Tinadyakan ka na eh. Oh. Di ba? Pagsipa sa'yo yan. Tsaka nung pagkatapos mong tarantaduhin yung kamera, eh hindi ba ang sabi ni Presidente Duterte dun kay Alan Velasco, mga kaibigan eh, dalawa tayo anyang naloko. Di ba? Niloko anya tayo. Ayun, mga kaibigan, ano po. Ha? O ngayon, immediately, kung paano yung ginawa ni Cayetano no, na resign, ila ka naman pagre-resignan eh. Di ba? Eh, ang gagawin mo lang, eh, kikilalanin mo yung katarantaduhang ginawa ninyo na kayo ay mag-usap-usap na maghahati kayo sa pwesto at ang kausap ninyo yung inyong ginudyos na si Presidente Digong nyo, di ba? Kaya yun din ang ginawang proseso sa kanya, mga kaibigan. At ang masama, pareho silang nagkiklaim na meron silang bilang, di ba? So lumalabas, talagang puro kayo walang ya. Di ba? Wala naman na bago eh. Alam mo, sayang ha. Sayang ang pagkakataon. Ito sana ang pinakamagandang pagkakataon para unti, kahit papano, kahit bahagya, eh makabangon ang napakabaho ha, na imahe ng kamera. Ha? Eh kung itong mga congressman na ito, eh hindi ganyan ang ginawang proseso. Alam nyo, sabi nga, kahit sino sa kanila pumalit, wala namang mababago eh. Hindi nga natin alam kung ito'y magiging mas masahol pa eh. Di ba? Magiging mas masahol pa yan eh. Oh, hindi, wala nakakaalam yan. Pero kung ang ginawa nila, eh yun talagang tunay na pagpili sa liderato ng kamera, abay, baka sakali, ha, kahit bahagya, ha, eh maibangon ninyo ang napaka sama ha na imahe ng kamera. Eh ngayon, anong itsura nyo? Kala nyo ba may naniniwala sa inyo? Ha? Kayo-kayo lang yan eh. Sila-sila lang yan yung naniniwala at hindi naniniwala. Pero ang tao, wala na yan. Alam na ng taong bayan na yung pinaggagawa ninyo, pansarili nyo lang lahat yan. Katunayan, yung budget na pinag-uusapan nila dyan, mga kaibigan, eh, kwan ho yan. Yan ang dahilan kung bakit pinipilit ni Presidente Digong nyo na maipasa. Di ba? Oh, kung maipapasa yan, di nga namin alam kung pinaglalaruan nyo lang ang taong bayan eh. Di ba? Maaring drama rin yan. Di ba? Kasi kung may katotohanan at hindi drama lang yan, mga kaibigan, eh hindi nila
bubusisiin nilang mabuti yung budget na yan. Baka kaya ginawa nila yung eksena na yan para mabilis na maipasa yung budget nang wala nang bubusisi. Yung budget na kargado ng santambak na pork barrel, mga kaibigan, na nakasingit ha, na mga pork barrel. Eh, sino nakakaalam niyan? Kayo-kayo lang. Di ba? Kayo-kayo lang ang nakakaalam kung pinaglalaroan ninyo ang mga mamamayan ha, at ang pera ng taong bayan. Ha? Ngayon, eh, pagka naipasa yan, ibig sabihin, no, ang liwaliwanag, pasado rin yung pork barrel nila kahit labag sa saligang batas. Di ba? Nag-allocate na sila ng mga pondo eh. Oh, nag-umpisa nga yan, di ba? Yung paglutang ng Banat kay Cayetano, eh sinimulan yan doon sa nakasaksak na mga bad na pork barrel na hindi identified kung saan gagamitin, mga kaibigan. Oh, ilang daang bilyon yata yung allocated na budget para sa Taguig. Eh napakaliit lang yan Taguig. Ha? Saan nyo gagamitin yan? Hindi ho nakalagay. Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! May banta pa itong pangkat ni Cayetano, di ba? Hanggang ganyan lang naman yan eh. Oh, mga kaibigan, ang dami na raw niyang binanggang higante. Sino yun? Si Gloria? Eh, liit-liit ni Gloria, paano naging higante yun? Ha? Mga pandak yun eh. Oh, hindi, sino bang higante yung tinutukoy nito? Ha? Na binangga niya raw? Si Trillanes? Hindi naman higante yun eh. Oh, ito si Cayetano kung ano-ano mga pinagsasabi, no? Oh, sige nga, banggain mo na nga itong administration ngayon. Para kahit bahagya, maniwala kami sa sinasabi mo. Di ba yan ang unang-una pa lang na matalagang Speaker of the House yan? Maitalaga rin sa pwesto sa DFA? Ano sabi natin? Pagsisisihan nyo yan. Yang si Cayetano. Unang-una, dating dilawan yan. Di ba? Wala hong kinilalang tao yan si ano, utang na loob. Wala. Lapastangan yan. Mga kaibigan. Alam mo, halimbawa, may pinagkakautangan ka ng loob. Kung hindi ka naman binababoy ng taong yan, ha? Eh, siguro dapat nananahimik ka lang eh. Di ba? Di ba? Sa issue ni Marcos, magiging tao ba sila kung hindi naging nagkaroon ng pwesto? Ayun, may tumatawag oh. Sa gobyerno ni Marcos, hindi nabigyan ng pagkakataon yung tatay nila. Di ba? Oh, nakinabang. Oh, sino pa? Kay Pinoy. Di ba? Tapang-tapang niya, no? Sa ano? Mga kaibigan, no? Kumurahin yung mga kalaban ni Pinoy. Di ba? Tapos, ayun, sa bandang uli, babanatan ka rin yan. Di ba? Yan din ang inabot nyo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Tapos may temerity si Cayetano na magsabing binaboy ninyo ang kamara, konstitusyon, mga ganon, di ba? Eh, yun lamang pork barrel in any form. Ha? Kahit na anong tawag mo dyan, kahit tanggalan mo pa ng pangalang pork barrel yan at na-discovering yan eh, pork barrel, mga kaibigan, ano yan? Di ba labag yan sa saligang batas?
Saan ka kumuha ng mandate na bigyan mo ng 2 milyon pabaon para sa bakasyon ng mga congressman matapos mong i-adjourn ang session? Di ba? Nakakakita. Saan mandate yun? Hingi nga. Kung makapagsalita ito, ang dami mo nang nilabag na batas eh. Ang gawin mo ngayon, abay isumiti mo. Ha? Yung pera na pambayad doon sa mga kung ginamit ninyong supplier, contractor doon sa ginanap na ASEA na hindi mo pa binabayaran. Di ba? Yun ang asikasuhin mo. Kasi may batas yun eh. Within a period of certain period, kung 60 or 90 days siya tayo sa batas, kinakailangan after or before yung certain period na yung mag-lapse, kailan maibalik, maibigay mo na lahat ng dapat mong bayaran. Di ba? At magsumiti ka na ng iyong kung saan mo ginastos yan. E ayaw nila. Ha? Bakit? Hindi ba kayang ipaliwanag? Yung mahigit sa 300 million? Oh. Kung makapagsalita ito si Cayetano, akala mo, daig pa si Virgin Mary. Ha? Lahat na lang tama siya, no? Eh, pagka ganyan ang isip mo, lahat tama ka. May tama ka. Ka Percy Lapid, bumabanat! Lapid Fire! Sabi niya, oh, remember that I love this institution. 1998, nandito na ako. Yan. Oh, kaya nga lumala eh. Lumala nang lumala, nandiyan ka na kasi. Ito pa sabi, marami na akong gulayat na kinalaban. Sino kaya yung gulayat na yun? Ah, I have fought many gulayats already sa English. Ah, marami. Di ba si gulayat, eh, higante yun? Di ba? Oh, mga kaibigan, marami na raw siyang kinalaban na higante. Yun. Tingnan nga natin kung malalabanan mo yung higante ngayon. Di ba? Oh, so kung gawin nyo, ipapasa budget, magkakampi tayo dito. Yan. Tinan mo, pero merong ano ha? Merong premise. Magkakampi tayo. Bakit? Kasi yung higante ngayon, yun na nag-uutos, ipasa nyo yung budget eh. Ha? Oh. Yun, di niya kayang labanan, di ba? Marami na siyang kinalaban. Yun lang di niya malabanan. Kung gagawin niyo, papalitan lang ako, di ako hahadlang. Ha? Pero, if you try to burn this house down, kala mo, guardian ng ano eh, ng kamar eh. Ha? Kala mo, si ano siya eh, si Miguel Arcangel. Ha? Na ginawang gwardiya sa halamanan ng Eden. Di ba? Nung palayasin ng tao ron, sa halamanan, mga kaibigan, si Eva at si Adam, pinalayas dun, di ba? Siniipa rin eh. Nasiipa, katulad natin eh. Sabi nung tumawag eh, di ba? Ngayon, yun ang gusto maging papilyata ni ano, ni Cayetano, gusto niyang palabasin. Ha? Na, if you try to burn this house down, you're in for one hell of a fight. Nak. Ha? Parang hindi bading, ano? Machong-macho eh. Ha? Parang hindi bading, di ba? Eh, nagsasalita. Tutusin nyo. I was told very, very early that because of COVID-19, ito pa, may sinabi pa ito eh, talagang di masusunod yung October at tapusin ko muna ng December. Ayun. Ang problema nga, yung isa, si Velasco raw,
Matigas ang ulo. Ba siya hindi, no? Oh, siya lahat yung ano, yung nasa mabuti, ha? Ang iniisip lang, power, yun. Oh, hindi rin niya iniisip yun. Ha? Ang iniisip lang, makaupo. Oh, hindi niya rin iniisip yun. Puro doon sa kalaban ng bato, eh. Ha? So, hindi iniisip ang institusyon. Ba, iniisip mo ba yan? Ba't ang dami yung pork barrel? Diba? Ang laki ng pork barrel ninyo. Sa panahon mo yan. Oh, ikaw ang pasimuno niyan, ibig sabihin, di ba? Ikaw ang promotor niyan. Kung ano budget ng opisina mo, ikaw ang promotor. Hindi iniisip yung image ng ating bansa. Ano? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito ngayon, habang ang pagpasok po ng mga dayuhan ay pinagbabawal dahil sa COVID-19 pandemic, ang Pilipinas po ay tutulong pa sa pagpasok ng mga Chinese nationals na sangkot sa mga ilan daw na industriya dito. Yan. Pasukan na naman ng mga illegal dito. Di ba? Bukod sa may bawal na, makakapasok na naman panibagong mga manggagawa nila rito na makapagtatrabaho kahit turista ang punta rito dahil sa visa upon arrival pero wala namang karapatang magtrabaho, makapagtatrabaho. Ito sabi ko, galing pala si sa China, itong si Teddy Boy Finger Luxin. At nag-usap sila nung foreign minister na si foreign minister ng China. At nagkasundo na maglalagay ng fast lane for urgently needed personnel exchanges. Oh, mga kaibigan, papapasukin ng mga inchik dito. Express lane ito. Ibig sabihin, walang ano ito, sita-sita ito. Magdala man ang shabu yan, ano man ang dalin yan dito, wala hong restriction yan, mga kaibigan. Ano ho? Ang sabi, the fast lane will facilitate with due safeguards. Talagang bibigyan ng ano, VIP treatment. With due safeguards daw. Safeguard. Tado, safeguard. The movement of essential official exchanges and travel by personnel in crucial in the ito naman ngayon ang ganito dito idadivert sa sinasabi nilang fast lane na ito para sa custom. Sa custom naman yung mga kargamento riyan may pa, ano diyan kwan diyan parang fast lane express lane. Hindi sila dumadaan sa mahigpit na proseso. Meron yan kasi may mga section yan, di ba? May section sa customs na dadaanan ng kargamento, kung tawagin green lane. Green lane yun Katumbas yun ng express lane at saka nung pass lane na sinasabi nitong si Kwan, si Luxin. Ang dumadaan doon, yung mga multi mga malalaking kumpanya rito Rustans ano pa yan sila yung mga incheck SM yan yung mga basta malalaking yan kasi nag-i-import yan doon dumadaan sa express lane. Ito ngayon ang gagawin nila, hindi lang natin alam, syempre kasama na rito pati yung customs, di ba? Hindi lamang immigration. Exchanges daw ito. Yung papapasukin, padadaanin dito essential official exchanges and travel by personnel in crucial. Ang daming kalukuhan ng mga hayop nito, mga kaibigan.
Samantalang ito ngayon ang magiging paraan para madaling makapasok ang mga incheck. Eh siyempre, sasabihin lang nila, kabilang sila dyan eh. Diba? Kasi pabor sa China yan, mapapasok nila mga tauhan nila rito. Diba? So, yun lang ang sasabihin nila, dyan sila. Sa fast lane na yan nadaan. Lusot na lahat yan. Ultimo Shabu ay lusot na dyan. Ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ikaw'y kailangan pang iwanan? Na ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumakit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tayo.